So ganun yung natutuwa ang Diyos. Yung desire ng puso mo. Sino man yung desire ng puso mo, Brother Dieter? Yeah. So, ibibigay ng Diyos. Kasi tayo yung dapat nagkakaisa. Tulong-tulong. Sama-sama sa pagbangon. Ganon kasi ang gustong iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito pa. Ang nagmasabing ang? Ang continuing with one accord in the and breaking bread from house to house. Now ngayon, ang tanong ngayon, yung templo wala na. Nasira na yung templo. Hanggang ngayon, wala nang templo ang Israel. So, ibig sabihin, ang tagal nilang backslide, wala na yung templo. Ano mangyari sa atin? Yung templo talaga tayo sa Jerusalem. Abangan natin. Ang problema lang daw kasi pagkatapos magkaroon tayo ng templo, uupo daw sa Antikristo. Saan mo tinababasa yun? Gawa-gawang kwento lang naman yun. Well, there's nothing written in the book. Anong nakalagay sa Bible? Makita natin. Sinasanay sila ng Diyos sa templo, araw-araw sila, nung may templo pa noon, still building. Pero nasira rin yung templo, tuloy-tuloy pa rin sila, house to house. And they shared, ba? Food. Ang maganda kasi pag nasa house ka, may food. Eh, nawala yung tero. House to house kami, may food. Kasi doon, wala, di tayo makaluto, di tayo, eh dito, mayroong, meron ba kayong panggatong, sir? They share food with gladness and simplicity of heart. No, kahit ano lang, ba? Kahit tuyo lang, o noodles lang, sama-sama, o masaya. Kasi ganun dapat ang ipuportray ng Diyos. Naman kailangan mga social tayo, catering yung gagawin natin. Wala problema, kaya ni Kate yan, ang problema. Anong ilalagay natin dyan? Noodles din, tuyo. Pansit canton, mga ganun. At simple lang, simplicity. Simplicity is beauty. Simple lang. Kailangan ano yun, kailangan talagang, ba? Pagsasamba tayo, dapat naka-ano ka. Alamot yung simple, yung hindi naman bastos tingnan yung kasuotan mo, maayos. Nagkwentuhan nga kami ng pastor, yung, kasi under ko yun sila sa ano, sa Bible school noon sa Arts. Kwentuhan nga kami. Teacher namin si Pastor Budigas noon. Eh, siya yung teacher namin sa Holiness. Eh, sabi daw nung anak niya, Papa, bakit anak? Nilaban ko muna yung Holiness ko, ha? Saan yung Holiness mo? Kasi nasa isip ng bata, yung damit niya, yun yung Holiness. Kasi nilaban niya eh. Kasi pagdating ni Pastor Budigas, yung anak niya, naka-short eh. Naka-ano. Eh, siyempre, matindi yung turo doon sa ano. Minsan kasi, ma-misinterpret natin yun eh. Sabi nung anak niya, Papa, yung Holiness ko, nilaban ko. Kaya nagkaroon kami ng discussion. Sabi ko, kapag damit ang pag-usapan natin, masyadong malaking question mark sa Diyos yun eh. Oh, kaya titingnan ko, kausapin ko kayo, heart to heart. Yung sinabi ng Bible na dapat ang damit ng lalaki hindi isuot ng damit ng babae at ang damit ng babae hindi isuot ng damit ng lalaki. Na may isang question lang itatanong ko sa inyo. Kayo ba lahat ng t-shirt?